Sa video na to, isituturo natin paano yung bagong steps kung mag-update tayo ng window. So ito, meron tayong bagong version 3.574 RC3. Okay, paano ba mag-update? So ang gagawin mo lang, punta ka sa post ko, i-click mo yung Mediafire, yung file na kailangan mo. So be sure may malakas na internet, kasi pag mahina, dito lalabas yung dalawang folder. So next step, i-click mo lang yung folder na icon. Kasi pag hindi mo na-click yan, iba yung box, iba yung ano, response. Or dito sa right side, iba rin yung response. Dapat yung icon na folder, click mo. Kung gusto mo ng RC3, click mo lang. Update tayo. So yan lalabas. So kung anong board ka, halimbawa ako mini PC EFI. So scroll natin sa ano, pareho tayo. Kung may nakikita kang icon na hindi ko alam kung ano ito, i-click mo lang, kasi yan yung copy link. So ito EFI, copy ko lang ganyan. So automatic copy na yan. Next, punta tayo sa wifi ng vendor. Wait muna natin lumabas yung wifi. Ito. Tapos punta tayo sa admin. Okay. Then click natin yung upper line. Then click 3 dots sa upper. May nalabas na ganyan. So click system update. So ganyan ang nilalabas. Pag naka-check yan or naka-uncheck, halimbawa hindi mag-auto backup yung old data file mo, hindi mag-auto download sa phone mo pag naka-uncheck. Pero naka-check yan, auto download backup. So try natin i-check. So paste natin, long press, paste. So ito na yung magiging link kung paano i-update. So click natin update. So, can find a link securely. Keep. So, makikita mo sa taas, download complete, meaning yan yung backup old file mo. Automatic download siya. So, sa pag ano, update, be sure huwag mong igalawin. Wait mo lang kung saan bumalik yung portal. So, whatever happens, huwag mong i-reflash or galawin. Hayaan mo bumalik yung portal. So pag ganyan, normal yan. Kakatapos nila mag-reboot. So wait lang natin saglit. Ayun, meron na. Version 5.74-RC3. Tapos na tayo mag-update. So, ganun lang kasi. Salamat.